Sa mga ka-gadget, yung video tutorial natin ngayon is about sa SMG361H, known as Core Prime, Samsung Core Prime. So, ang problema niya dito is yung password, and by the way, meron din siyang FRP. So, procedure po natin na gagawin dito is unang-una is i-hard reset natin, then gagamit tayo ng gadget or box na gamit ng isang technician. So, yan. Unang gagawin natin is i-hold natin yung volume, up and power button and home key. Yan. Then, antayin natin na may mag-pop up. Once na nabuhay na yung ulit. Yan. Once na nabuhay na yung unit at naglogo, bibitawan natin yung volume up. Then, high volume up, yung power. Pag nabitawan yung power, ganyan yung lalabas. So, pupunta kayo sa wipe and data. Then, antayin yung matapos. Click nyo lang. Ah, pag okay po yung power button. Then, after nun, after nung, ano, antayin yung matapos, then, punta kayo sa reboot, then, power button ulit. Magre-reboot yung unit. So, antayin natin mag-start up yung unit na makapunta dun sa matapos yung initializing niya. Medyo pinas-forward ko na dito para hindi ganong kumain na matagal. So, yan. Naka-start up na yung unit. Then, set up natin. Check natin kung may FRP. So, dito sa unit na to is may FRP talaga to. Kasi, bago ko palang gawin, chinek ko na sa ang status ng phone, meron niya. Laki na pala ng tiyan ko. So, yan, nakita nyo. Meron pong FRP yan. Yan, itatry ko pa dyan kung gagaan uubra yung no PC bypass. Kaso, hindi naman. Hindi siya umubra. Kaya dito, inano ko na siya. Kinamita ko na siya ng gadget. Yung gadget na ginamit ko dito is C3X Pro. C3X Pro activated. Kung gusto niyo naman pong subukan yung crack, nasa inyo na po yun. Doon sa crack po is take your own risk nga lang. Yun lang po yung masasabi ko. So, yan. Pinapakita ko po ulit dyan na may FRP yung unit.
So, medyo matagal-tagalan talaga yung mag-load ng ating C3 X Pro. So, yan. Meron pa rin siyang FRP. Then, syempre, lilitan natin yung ating windows ng camera para makita kung paano ginagawa. Kasi sinusubukan ko pa dyan yung pwedeng yun niya kung pwedeng pumasok yung ating no PC bypass, kaso wala talaga. So, yan. Ang gagawin naman natin dyan is i-download mode lang natin yung unit. Paano ba mag-download mode? Download mode is hold mo yung volume down, power key, and home button. So, yan. Unang-una, select natin yung unit, SMG361H. Then, pag na-select natin yung unit, punta tayo dun sa Unlock tab. Naka-download mode na yung unit. Then, punta tayo dun sa Unlock tab. Then, reset lang natin. Reset EE. Then, yan. After nyan, tapos na. Na-remove na natin. Then, antayin natin mag-start up ulit yung unit. So, yan. Ayan, set up na natin para maibigay na sa customer. So mga ka-gadget, kung kayo bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng subscribe. Like and click notification bell para sa mga susunod ko pang updates. And syempre, huwag nyo pong kalimutan mag-comment dun sa mga videos ko. So ayan, na antay na lang natin na mag-check ni phone sa server kung meron pa siyang account. Lumabas na po yung skip. Pag lumabas yung skip, ibig sabihin wala na po yan. Sa mga ka-gadget, isa na namang lumang gadget ang ating nagawa ng video tutorial para sa mga viewers at sa mga subscribers ko. So, hanggang dito na lang yung aking video. Sana'y makatulong sa inyo. Hanggang paalam.